Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me again, Catherine's Vlog. So, nag-upload nga pala ako ng mga YouTube tips, YouTube tutorial sa mga beginners po na gusto po ng mga tutorial. Munta lang po kayo sa akin channel at may mga tutorial ako dyan. And nag-upload din po ako ng beauty tips and skincare na pwede ko pong i-share sa inyo. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like and mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong videos ay manonotify ka. Bago po tayo mag-start, mag-shoutout po muna ako. Ayan. So, shoutout po kay Charlena Vlogs. Ayan. Nandito po siya sa Taiwan. And shoutout kay shareskitchen.com. Ayan. So, kay Kuya Jeps Mix TV. And kay RD Samora Vlogs. Ayan. Thank you sa inyo guys. Baka naman. Ayan. Mga legit subscribers ko po yan. And palagi nakasupport sa aking mga video. Ayan. So, bisitahin nyo na din po sila. Ayan. So, balik tayo sa ating topic. So, today's video guys. Ayan. Mag-share po ulit ako sa inyo ng YouTube tips, ayan. So, sa mga gusto po or sa mga nagtatanong po kung paano daw ba gumawa ng YouTube channel or paano kumita kay YouTube. So, ayan. Ito yung topic natin today. Ayan. Sa mga nagtatanong po at sa mga baguhan pa lang po sa YT, ayan, magbibigay po ako ng tips and tricks, ayan, na pwede nyong i-apply sa ating mga YouTube channel. Ayan. So, pero syempre, bago tayo kumita kay YouTube, syempre kailangan muna nating mag-create ng ating YouTube channel. Gagawa muna tayo ng ating Gmail account. So, sa mga baguhan po or sa mga gusto pong mag-YouTube, sa mga gustong maging part ng YouTube partner program, ayan. So, ito yung ibibigay ko sa inyong tips. Sana po masundan nyo. So, step by step po, mag-start muna tayo kung paano tayo gagawa ng ating YouTube account or YouTube channel. Ayan. So, ito muna yung number one natin. So, paano ba gumawa ng YouTube channel? Ayan. So, kung interesado kang malaman, ayan, just keep on watching and sa second video natin, ayan. So, doon naman tayo magbibigay or doon ako magbibigay ng tips kung paano ba tayo kikita kay YouTube at kung paano ba malalaman na kumita ka na kay YouTube. Ayan. So, syempre, kailangan nating maging masipag and mag-apply muna tayo bago tayo maging part ng YouTube partner program. So, ayan guys, pumunta tayo sa ating mga setting ng ating cellphone. Pero, syempre, bago tayo gumawa ng ating mga Gmail account, syempre, kailangan natin number one is Wi-Fi, ayan, or internet. Ayan, kailangan natin yan. Syempre, hindi tayo makagawa or hindi tayo makakreate kung wala tayong internet. Ayan, so, number one is internet. And then, syempre, number two, cellphone or kung may laptop kayo. Ayan, depende sa inyo kung saan kayo mag-create ng inyong Gmail account. So, internet and then cellphone, yan yung pangalawa na or yung dalawang bagay na gagamitin natin para makakreate tayo ng ating Gmail account. Tayo dito sa settings. Ayan. So, click nyo lang yung settings and then punta kayo doon sa ayan, accounts. So, and then after nyo sa accounts, i-click nyo yung add account. And then, pumunta kayo dito sa Google. Ayan. So, punta kayo sa Google, i-click nyo yan. So, checking info. Bago mong YouTube channel or YouTube account. So, click mo lang yung create. And then, for myself. Ayan. So, syempre, para sa sarili mo, hindi naman para sa kapitbahay nyo or para kung kanino. Syempre, for myself. And then, create a Google account. Enter your name. So, first name. So, gagawa muna ako ng pansamantalang Gmail para maibigay ko sa inyong example. So, first name is Yana. And then, last name. So, Lino ilalagay ko. Or, let's say, pasabi natin yan na cute. Ayan. So, yan muna. And then, next. Ayan. So, after nyong ma-next, eh, syempre, maglalagay kayo ng basic information nyo. Yung birthday. And then, day. And then, ng year. Ayan. So, gender. So, female. Ayan. And then, next. Ayan. So, and then, choose your Gmail address. So, may ibibigay sa inyo si Google na name kung gusto nyo na yun yung gamitin. Or kung gusto nyo, mag-create kayo ng inyo kasi nakalagay dito, cute, Yana,
gmail.com. And then yanakyu39@gmail.com or create your own Gmail address. So, pwede kayong ito na yung gamitin nyo para hindi na kayo mahirapan. Ayan. So i-create ko tong yanakyu39@gmail.com. So, i-click nyo lang yan and then next. And then, syempre, yung password. Ayan, strong password yung kailangan natin para, syempre, ma-secure natin yung mga YouTube account natin. Ayan, so, ayan. So, mag-create tayo ng strong password. So, naglagay na ako. Ayan, and then, next. Ayan, so, next na. And then, nakalagay dito. Ayan. So, basahin nyo yan. Nakalagay dito. Reset your password if you forget it. And then, yes, I'm in. Ayan. So, nakalagay dito. Yana cute. Ayan. Screenshot ko lang para hindi ko makalimutan. So, nakalagay dito. Review your account info. So, you can use this Gmail address to sign in later. Mamaya, isa-sign in natin yan sa YouTube. So, yana cute. And then, next. Ayan, so nakapag-create na tayo ng ating Google, ng ating YouTube channel, so I agree. Ayan, so after nyan, ayan, Google service, and then, ayan, meron na tayong Gmail account, so accept. Accept nyo lang yan. So, ayan guys, yung ginawa natin kaninang Gmail account, ilalagin natin siya sa YouTube. So, once na gumawa kayo ng Gmail account, pagpunta nyo doon sa YouTube nyo is nakalagin na siya. So, since meron akong existing account, yung mga ninja account ko, so, ikiklik ko lang to and then makikita nyo na dyan, ito yung aking bagong gawang YouTube channel. Ayan, so, ayan na. So, nakagawa na tayo ng ating Gmail account. So, ito na yung ating YouTube channel. Ayan. Sa mga hindi pa po alam or hindi pa marunong gumawa ng Gmail account, ayan. Sana nasundan nyo. So, kung napapansin nyo, ayan. Nandito na sa YouTube. So, and then, lalagyan natin siya ng number para ma-verify. So, kapag na-click nyo, meron akong profile picture. Ayan. And then, manage your account. So, i-click nyo lang yung manage account para malagyan natin ng phone number. Ayan. Ayan. So, nandito tayo. Punta tayo dito sa personal info kasi maglalagay tayo ng number. Para ma-verify yung account natin kasi kailangan natin yang ma-verify. So, nakalagay dito, add a recovery phone to keep your account secure. So, maglalagay tayo ng phone number. Depende sa inyo kung anong phone number yung gamit nyo, kung nasa Pinas kayo or nasa ibang bansa. So, add now. Ayan. So, lagay natin yung ating password. Kailangan natin yan. And then next. Ayan. Add now. So, maglalagay ako ng phone number. Ayan. Kasi isi-send yan yung verification para ma-verify yung account natin. Kasi kailangan natin yan guys pag nagpalit tayo ng thumbnail sa YouTube studio. Kailangan naka-verify yung mga channel natin. So, maglalagay ako ng number plus 886905434324. So, ayan, nakalagay na yung number and then next. Ayan, get code. So, i-click nyo yung get code kasi pupunta yung code sa CP nyo. Kailangan nyo yan. Kailangan nyo ilagay yan para ma-verify yung account nyo. So, ayan, i-enter nyo lang yung verification number na dumating. So, for example, ako, G783408. Ayan. So, yan yung verification number and then verify. I-verify nyo yan, guys. So, phone number added. Ayan. So, hindi na kayo mangangamba na walang phone number yung mga account nyo para ma-verify natin yan kasi kailangan natin yan. So, kapag na-verify nyo na, balik tayo din sa ating YouTube. Ayan, nakalagay verified. Ayan. So, punta na tayo sa YouTube. Ayan. So, kailangan nating
balikan yung YouTube natin para makita ko sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Sa mga hindi pa po alam kung paano ba gumamit ng YouTube, ayan. So, i-click nyo lang yung profile picture nyo. And then, kung napapansin nyo, your channel. Ayan. So, pwede nyo siyang palitan ng name. Depende sa inyo kung gusto nyo palitan ng name. So, may profile picture na tayo. Kailangan yung unique name. Ayan. So, yung mga bago sa pandinig natin. Ayan. So, yung madaling ma-search. So, kapag natapos nyo na yung inyong name or kung gusto nyo i-edit, depende sa inyo. So, create channel. Ayan. Dito na tayo mag-create ng ating channel. So, kapag nakapag-create na kayo, guys. Ayan. Kung napapansin nyo, yan, na-cute. May profile picture na yan, so hindi pa lang napapalitan dito. And then, videos. So, nakalagay create. Ayan. So, kung gusto nyo mag-upload ng video, i-click nyo lang itong cross sa baba. Ayan. So, kapag nag-upload kayo ng video, and then, create short. For example, mag-upload ako. O, dito. For example lang to ha. Ayan. So, sample lang to guys. Ayan. So, sample lang to. Sample. Ayan. So, kapag nakuha nyo na yung video nyo na yon, add. Ayan, so processing na siya. Ayan, so basta kailangan muna natin gumawa ng ating mga Gmail account para yun na yung ating magiging YouTube channel. Ayan, so and then okay. And then next. Ayan, kapag meron na kayong YouTube channel, madali nang mag-upload ng mga videos. And then upload short. Ayan. So, for example, nag-upload na ako. Antayin nyo lang April 7, 2022. Ayan, nag-upload na siya and then okay na. Kailangan nyo maging masipag. Pag meron na kayong YouTube channel, mag-upload kayo ng mga magagandang videos. Yung alam nyo na papanoorin ng mga tao. Yung mga, alam nyo yung interesting video. Ayan. Once na nag-create kayo ng Gmail account, automatic, nakapasok na yan or nakasign in na yan sa YouTube. Ayan. So, syempre, kapag meron na tayong mga YouTube channel, kailangan natin mag-upload ng mga videos. Ayan. So, depende sa inyo kung ano yung kung ilang beses kayo mag-upload ng video. Pero ako noon, araw-araw ako nag-upload. So, hanggang may nagsabi sa akin na huwag mong araw-arawin ang pag-upload para namang malaman ng iba kung ano ba talaga yung niche mo or niche. Ayan. So, kung saan ka ba talaga nakapokus. Ayan. So, kaya ang ginawa ko kapag nag-upload ako ng video, dalawang beses sa isang linggo. So, yun yung ginagawa ko. Ayan. So, syempre, kailangan natin magpadami ng subscriber. Humanap tayo mga subscriber. Sumali tayo sa mga page. Ayan. Or, isend natin sa ating mga friend na isubscribe tayo. Ayan. So, kailangan natin magpadami muna ng subscriber para magkaroon tayo ng ayan, dumami yung ating subscriber, kailangan nating maging masipag. Ayan. So hindi yung kapag may YouTube channel ka na okay na. Hindi, kailangan mo po maipasa ang requirements ni YouTube. So ang requirements ni YouTube is 1K subscriber and 4K watch hour. Kapag naabot nyo na po yan, pwede na po kayong mag-apply. Ganito yung makikita nyo sa inyong mga monetization or sa YouTube studio nyo, ganito yung makikita nyo. Once na nakuha nyo na yung 1K subscriber, may makikita kayo dito na apply now. Ayan, so pwedeng-pwede na kayo mag-apply kapag na-reach nyo na yan. Pero syempre, medyo matagal. Ayan, so kasi mahirap talaga maabot ang watch hour. Kaya kailangan mag-upload tayo ng mga videos na alam natin na tatangkilikin ng mga manonood. Ayan, Diyos. Ayan. So, isip kayo ng way or ng paraan, paano ba mapapadami yung aking subscriber or mapabilis yung watch hour natin. Ayan. So, mahirap talaga, guys. Sa totoo lang. Pero ako, 2 months lang na-monetize na ako kasi meron akong mga kaibigan na tumulong sa akin para makuha ko yung 4K watch hour. And, syempre, dun sa 1,000K subscriber, talagang nagsipag talaga ako. Halos nagpupuyat ako, guys. So, naumpisahan ko na kaya tatapusin ko to. So, ayun. 2 months lang na monetize na yung channel. And then, guys, kapag naka 1K subscribers na kayo and 4K watch hour, ayan, sa mga nagtatanong po, hindi po porket naabot nyo na yung 1K subscriber and 4K watch hour, sasahod na po kayo. Hindi po. Napasa nyo lang yung requirements ni YouTube, pero hindi pa kayo sasahod. Kasi, yung sahod natin, depende yan sa atin. Para lang tayo nagtatrabaho sa sipag, kailangan natin pumasok para kumita. Ang number one tips na ibibigay ko sa inyo, kailangan nating maging masipag and kailangan nating maging matalino kung ano ba yung mga videos na i-upload natin. Ako kasi gumagawa ko ng paraan, so pumupunta ako sa ibang channel para panoorin yung mga videos nila. So pag nakita nila na napunta ko sa channel na, babalik sila sa channel ko. So and i-share ko lang po, may nag-message kasi sa akin. Ayan, so hindi ko alam yung YouTube channel niya, nakita ko lang nag-message siya sa aking inbox. So nagpapatulong siya, paano daw niya makukonek yung Google AdSense niya sa YouTube niya. Kasi daw nag-email si YouTube na i-connect na. So sabi ko sa kanya, paanong email? Patingin ng email. So nag-message siya, sana matulungan mo po ako paano ko makakonek. So mayroon siyang AdSense. May nag-message sa kanya o nag-email sa kanya si Google AdSense. So nag-apply na pala siya ng Google niya.
or ng AdSense account niya. Kasi tapos tinanong ko siya, naabot mo na ba yung 1K subscriber and 4K watch hour? Kasi ang alam kong sagot niya, hindi pa. Hindi ko pa po naabot yung requirement. So, sabi ko sa kanya, hindi ka kasi gusto na daw niya makunik para yung parang kumita, ganun. Sabi ko sa kanya, hindi ka pakikita. Kasi ang ginawa mo, nag-apply ka na agad ng Google account, ay ng AdSense account mo. Yun yung una niyang ginawa. Tapos nag-email sa kanya na okay na yung AdSense account niya. So, pero hindi niya pa naabot yung requirements ni YouTube. Sabi ko sa kanya, andyan lang yan, nag-apply ka na ng Google AdSense account mo, so tandaan mo lang yan. Kasi once na maabot mo yung requirements ni YouTube, pwede mo nang i-apply yan. Kasi ito yung makikita nyo, ayan, so apply now. So meaning naabot mo na 1K subscriber and 4K watch hour, so apply now. So mag-apply ka dyan, mag-fill up ka. Sasagutan nyo to guys, kailangan yung step 1 niya is okay siya kasi madali lang naman siya. So dito sa step 2, ito yung pinakamahirap na part sa pag-apply ng monetization natin. Dito ako nagkamali. So, okay na yung sa akin. So, kailangan yung step 2, mapasa natin yan. Once na naging done yan, so, dito sa step 3 in progress. So sa step 3, ayan, hindi na masyadong nakakakaba dyan. Kung alam nyo naman na yung mga videos nyo is sa inyo talaga or original videos nyo, hindi yung mga reuse content. So, huwag kayong mangangamba kung ang mga videos nyo ay sarili nyo. So, kapag na-review na kayo, okay na yan. 24 hours lang, mamonetize nyo na yung channel nyo. So, sabi ko sa kanya, dito mo i-apply yung Google, ay yung iyong AdSense account. Kasi nga ang ginawa niya, nag-apply na siya. Kasi yung iba, ang ginagawa, nag-apply na ng Google AdSense account kahit hindi pa nila naaabot yung requirement. So, ina-apply na lang, i-attach nyo lang doon sa step 2 yung Google AdSense na ginawa nyo. Yun. So, kapag napasa nyo yan, nag-green yan lahat, meaning monetize na yung channel nyo. Kikita na kayo. Diyan na kayo. So, mag-email sa inyo si YouTube na congrats, you're being a partner of YouTube Partner Program. Ayan. So, yun yung pinakamagandang part. Sa bilang small YouTuber na kagaya natin, sa pagod, hirap, yun yung mapapangiti ka na na-receive mo na, wow, naabot ko na pala. So, ang kailangan mo naman gawin pagka na-monetize ka na is maging masipag sa pag-upload. Yun. So, yan, yun yung mai-share ko sa inyo sa mga nagtatanong kung paano gumawa or paano kumita. So, yung paano kumita, tayo yung talagang gagawa niyan, kung paano ba tayo kikita. So, mali ka sa mga premiere marathon, ganyan, or mag-upload ka ng mga videos na alam mo, napapanoorin ng mga tao, na alam mong aangat yung videos mo, yung babalik-balik ka nila. Ayan. So, karamihan kasi mga tutorial, depende kung ano talaga yung gusto mong i-upload or kung saan ka masaya, kung doon ka nakapokus yan. So, tayo yung gagawa ng kita natin guys, hindi yung pag naka 1K subscribers na and 4K watch hour, isasahod ka na. So, kailangan nating ma-reach ang $100. Ayan, so para makasahod tayo. So, ang $100, ayan yung threshold na kailangan nating makuha para sumahod tayo. And then, kapag nakapag-apply ka na, and then na-receive mo na yung email ni YT, ayan. So, kailangan mo mag-upload ng mga videos. Pag naabot mo yung $10, yan yung threshold na kailangan maabot mo yan para isend sa'yo yung PIN. So, kasi kapag nag-apply ka ng step 2, maglalagay ka ng address mo dyan kung saan isa-send yung PIN mo. So, i-wait mo yon and then magsipag ka para maabot mo yung $10. So, isa-send sa'yo yung PIN number mo. Ayan. So, guys, pag na-receive nyo na yung PIN nyo, ayan. So, pwede nyo na siyang i-verify. Kapag na-verify nyo na siya, ayan. So, okay na yung channel nyo. So, meron na kayong YouTube channel and then kailangan nyo nang magtrabaho para magkaroon tayo ng revenue. Sipag lang at syaga guys. Ayan. So ako ang dami kong pinagdaanan sa aking YouTube channel para lang makapunta dito sa YouTube. Sobrang hirap guys sa totoo lang. Sa makagaya nating mga small YouTuber, kailangan nating maging masipag. Yun, gawa tayo ng way kung paano dadami yung mga subscriber natin. Kasi alam nyo guys, kung walang views ang mga videos natin, paano tayo kikita? Ayan. So kailangan mag-isip tayo ng paraan paano ba dadami yung mga views natin. Ay kailangan marami tayong video or yung video na papatok. May ads kasi na ibigay si YT, dyan tayo kikita. So, yun. Yun lang yung masishare ko sa inyo, guys. So, yan. Sana nasundan nyo sa mga beginners po or sa mga aspiring blogger dyan na hindi pa alam kung paano gumawa ng YouTube channel or YouTube account. Ayan. Sana may natutunan kayo dito sa aking channel. And, ayan. So, eto lang yung ma-advise ko, guys. Ayan. So, sipag lang. Naumpisahan mo na, so tapusin mo. So, pero sobrang hirap talaga maging isang small YouTuber. Pero syempre, kahit paano, kung masipag ka, kikita at kikita ka talaga. Ayan. So, and then syempre, kailangan para maging part ka ng YouTube Partner Program, ipasa mo yung requirements, 1K subscriber and 4K watch hour. Yan po yung kailangan natin para magkaroon tayo ng kita or kumita. Ayan. Hindi po yung pag naka 1K ka na, ayan, sasahod ka na. Hindi po. Kikita ka or magtatrabaho ka. Kailangan natin magtrabaho para magkaroon tayo ng revenue. Ayan, so yun guys, so yun lang yung masishare ko sa inyo, sana po nasundan nyo, and kung gusto nyo po ng mga tutorial, punta lang kayo din sa akin channel sa mga baguhan po, ayan, so yun, syempre bigyan nyo na ako ng like, comment, and mag-subscribe na rin po kayo, and hit nyo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong videos ay mananotify ka, ayan, so see you on my next video, thank you, and God bless.